Magandang buhay mga bata! Maligayang panonood para sa bago nating aralin ngayong araw. Inaanyayahan ang lahat na manood ng tahimik at makinig. Balita ngayon. Ngayon ay Lunes, Enero 10, 2022. Kahapon ay Linggo. Bukas ay Martes. Ang panahon natin ngayong araw ay maaraw. Week 4, Day 2, Quarter 2. Magagalang na pananalita. Naipapakita ang pagmamahal sa pamilya sa pamamagitan ng paggalang, pagmamano at paggamit ng magagalang na pananalita. Halimbawa na lang ng mga magagalang na pananalita ay magandang umaga po. Magandang hapon po. Magandang gabi po. Mano po, lolo. Mano po, lola. At pagmamano sa mga nakakatanda. Kamusta ka? Mabuti naman ako. Ang pangangamusta sa kapwa natin ay halimbawa ng magalang na pananalita. Ang pagbibigay sa kapwa ng mga bagay o pagkain ay tanda rin ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. Kapag tayo binigyan, tayo ay nagsasabi ng salamat po. At ang sasagot naman natin ay walang anuman. Kapag tayo ay nakagawa ng hindi maganda at hindi naman natin sinasadya ang bagay na iyon, tayo ay humihingi ng paunmanhin o patawad. Sinasabi natin ay patawad po o sorry po. At sinasagot naman nila ay okay lang o ayos lang yon. Kapag meron namang dalawang tao nag-uusap at kailangan nating dumaan, o kailangan natin dumaan sa kanila, nagsasabi tayo ng makikiraan po o excuse me po. Kapag tayo naman ay kailangan manghiram ng isang bagay sa ating kapwa, tayo ay nagpapaalam. Halimbawa na lamang ng batang babae, hihiramin niya ang lapis ng kanyang kaklaseng lalaki. Kaya ang sabi niya ay, pwede ko bang mahiram ang iyong lapis? Ang sagot naman ni kuya o ng batang lalaki ay, opo, pwede mong hiramin ang aking lapis. So, ang kanilang mga ginamit na salita ay halimbawa ng paggalang na salita. Kapag tayo naman ay kailangan ng umalis at magpaalam sa ating kalaro o kaibigan, tayo ay nagsasabi ng paalam na o paalam na sa iyo o paalam. Sa English nito ay goodbye. Ang pagpapaalam sa ating kapwa ay tanda ng paggalang na pananalita. Dahil alam niyo na ngayon ang mga halimbawa ng magagalang na pananalita, tayo na magtutungo sa ating pagsasanay. At para sa ating pagsasanay, ating suriin. Panuto. Isulat ang check sa inyong drill board kung ang wastong tamang pananalita ang ginagamit sa larawan. At X naman kung mali. Dito sa larawan, ipinapakita na nagpapaalam ang bata. Ang sabi niya ay paalam. Tama ba ang ginamit niyang pananalita? Magaling! Kaya ang tama sagot ay check.
Gumising si Kuya, pero ang kanyang sinabi ay magandang hapon. Tama ba ang salita na kanyang ginamit o hindi? Magaling. Hindi tama ang kanyang salitang ginamit. Dapat iyon ay magandang umaga. Kaya ang ating sagot ay X. Binigyan ni ate si Kuya ng apple o ng mansanas. Ang sabi ni Kuya ay salamat. At ang sagot naman ni ate ay walang anuman. Tama ba ang ginamit nilang mga salita? Mahusay! Dahil tama ang kanilang ginamit na salita, ang lalagay natin sa ating billboard ay check. Nagbibless si ate at si kuya kay lolo at lola, pero ang sabi nila ay makikiraan po. Tama ba ang kanilang ginamit na salita? Magaling! Hindi tama ang kanilang ginamit na salita. Kaya ang dating sagot ay X. Ang dapat na sasabihin nila ay mano po. At para sa ating huling larawan, nanghihiram si ate ng lapis kay kuya. O nanghihiram ang batang babae sa batang lalaki ng lapis. Ang sabi niya ay, pwede ko bang mahiram ang inyong lapis? Tama ba ang kanyang ginamit na salita? Mahusay! Tama ang ginamit niya salita, kaya ang ating sagot ay check. Ang gagaling niyong lahat, mga bata. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang Rainbow Star! Ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa module. At para sa gawain natin sa module, buksan ang inyong module sa page 23. Huwag kalimutan isulat ang inyong pangalan sa itaas ng guhit. Hindi checkan ni teacher kung hindi niyo susulatan ng pangalan sa itaas. Sabi dito, paggamit ng manggalang na pagbati at pananalita. Kulayan daw natin ang mga larawan na nagpapakita ng magagalang na pagbati at pananalita. Katulad na lamang sa unang larawan. Binigyan ng batang lalaki ang batang babae ng regalo dahil kaarawan niya. Ang sabi ng batang lalaki, ito ang regalo ko sa iyo. Ang sagot naman ng batang babae ay salamat po. Ito ba ay nagpapakita ng magagalang na pagbati at pananalita? Tama! Kaya atin itong kukulayan. Kayo nang bahalang sumagot sa iba pang larawan. Magpatulong sa inyong mga magulang o sa inyong magulang o nakakatandang kapatid upang mabasa ang nakasulat sa ating module. Gayon din ang nasa ibaba. Sabay-sabay nating basahin. Sabayan niyo sa teacher. Magandang hapon po o good afternoon sa English. Ulitin natin. Magandang hapon po. Good afternoon. Susunod naman. Paumanhin po o I'm sorry sa English. Ulitin natin. Paumanhin po. I'm sorry. Makikiraan po. Sa English ng makikiraan po ay excuse me. Ulitin natin. Makikiraan po. Excuse me. At huling huli, maari po ba? Maari po? Sa English ay may I. Ulitin natin. Maari po. May I. At para naman sa pangalawang gawain sa worksheet, buksan ang inyong worksheet sa page 24. Ganon uli, huwag kalimutan isulat ang pangalan sa itaas na guhit. Sabi dito, kahalagahan ng mga galang na pagbati at pananalita. Kulayan daw natin ang mga lobo na nagtataglay ng kahalagahan
ng paggamit ng magagalang na pagbati at pananalita. Katulad na lamang sa unang lobo na hawak ng batang babae. Nakasulat dito ay, masarap ba o magandang pakinggan? Masarap daw ba at magandang pakinggan ang mga magagalang ng pananalita? Tama! Kaya atin itong kukulayan. Masarap at magandang pakinggan ang mga magagalang ng pananalita. Kayo nang bahalang sumagot sa pangalawang lobo, pangatlo at pang-apat na lobo. Ganon uli, magpatulong sa inyong mga magulang o nakakatandang kapatid upang mabasa ang nakasulat sa loob ng lobo. Bibigyan kayo ni teacher ng 5 minuto upang tabusin ang inyong gawain sa module. Ang gagaling niyong lahat mga bata, nasagutan niyo ng buong husay ang ating gawain sa module. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star. Ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa writing. At para sa gawain natin sa writing, ating isulat si letrang B. Ang tunog ng letrang P ay P, P. Isulat natin ang malaking letter P mula blue hanggang blue. At ang maliit na letter P naman mula blue ay mula red hanggang lagpas ng blue. Isulat natin ang malaki at maliit na letter P sa inyong papel. Punuin ang inyong papel ng malaki at maliit na letter P. Bibigyan kayo ni teacher ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain sa writing. Ang gagaling niyong lahat mga bata na isulat niyo ng wasto ang letrang P. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 2 rainbow stars. Ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa worksheet. At para sa gawain natin o sa unang gawain natin sa worksheet, sabi dito, piliin daw natin ang tamang larawan na angkop sa bawat magagalang na pananalita. Katulad na lamang sa unang bilang, nakasulat ay salamat po. Alin dyan ang batang nagsasabi ng salamat po? Itong batang mga babae na nagtatalo o itong batang babae na nagbibigay ng regalo? Tama, yung nagbibigay ng regalo. Kaya siya ang ating bibilugan. O di, kayo nang bahalang sumagot sa pangalawa o sa number 2, sa number 3. Sabi dito sa number 2, pasensya na po. Sino dito sa 2 larawan ang nagsasabi ng pasensya na po? At sa number 3 naman, ang sabi dito o ang nakasulat dito ay mano po. Alin ang batang nagsasabi ng mano po? Para naman sa pangalawang gawain sa worksheet, sabi dito, bakatin daw ang mga salita na nasa ibaba. Para sa unang nakasulat, mahal kita, nanay. Pangalawa, mahal kita, tatay. Pangatlo, salamat po. Pang-apat, walang anuman po. At huling-huli, hindi ko po sinasadya. Bakatin natin ang halimbawa ng magagalang na pananalita. Ititrace niyo lamang sila o babakatin kagaya ng ginagawa ngayon ni teacher. Kayo nang bahala magtapos sa pagbabakat ng mga halimbawa ng magagalang na pananalita. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain sa worksheet. Ang gagaling niyong lahat mga bata, kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 1 rainbow star. At para sa ating huling gawain, ating gawin ang ating online activity.
ating online activity, sabi dito, lagyan daw ng check ang mga pangungusap na gumagamit ng mga galang na salita at lagyan naman ng X kung hindi. Katulad na lamang sa bilang isa. Ang sabi sa bilang isa, "Hoy, umalis ka." Ito ba ay halimbawa ng magalang na pananalita? Tama, hindi. Kaya ang ating sagot ay X. Number 2, nakasulat ay "Salamat po, Nanay." Ito ba ay halimbawa ng magalang na pananalita? Tama, ito ay halimbawa ng magalang na pananalita. Kaya ang ating sagot ay check. Kayo nang bahalang sumagot sa bilang 3, bilang 4, bilang 5, bilang 6, bilang 7, at bilang 8. Magpatulong sa inyong mga magulang o nakakatandang kapatid upang mabasa ang nakasulat sa ating interactive activity. Sagutan ito sa inyong cellphone o tablet. Dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Hangad ko na marami kayong natutunan sa video lesson natin na ito. Hanggang sa muli, paalam!